Hey mga paddy, welcome to the channel or welcome back to the channel. And today, we have the most requested car na ipareview sa akin. This is the 2023 Honda BRB S 1.5 CVT. So S nga lang siya mga paddy, ito yung pinaka I think lowest variant sa BRB. Siyempre, ano bang gagawin natin dito? Check natin ang design, check natin ang interior, creature comforts, at syempre, check din natin yung makina, da-drive natin yan, titingnan natin kung ano magiging reaction niya sa mga inputs ko. Anyway, let's start the video mga paddy. As usual, sinisimulan ko sa design. Anyway, na-review ko na yung first gen, I think. Is this the second gen? Correct nyo na lang ulit ako kung mali ako. But this one, it looks more brawny to me. Mas mukha siyang macho sa akin mga paddy. In my opinion, mas nagmukha siyang malapad kaysa dun sa unang na-review ko. I think that's gen 1.2. I don't know kung lumapad talaga siya. Saka mas nagmukhang mataas. Although ground clearance is 207mm ground clearance. Nakakalimutan ko na yung sa gen 1. Ang tingin ko dito parang mas tumaas eh. Anyway, the lines are very few, which is I like the design. Gusto ko yung design nitong BRB na to kumpara dun sa nauna. Yung una, ang tingin ko ron parang pa-cute. Ito parang galit, parang maangas ang dating, parang laging mainit ang ulo. Lines, eto lang mga paddy. At syempre yung mga black trims ka dyan para mukhang rugged, paikot yan, paikot. Rims are R17 R17 pala to. So anyhow, dito sa likod, gustong-gusto ko rin yung design nito. Napaka-simple lang mga paddy. Isang line, parang flat lang na ganun, malinis, wala nang ibang arte. That's it. Napakagandang design. At least for me ha, for me. May kanya-kanya naman tayong tingin. Anyway, this is the S variant nga mga paddy. Ewan ko kung lahat ng variant eh may shark's fin antenna, merong spoiler, merong roof rack. Yun ang mga nakakabit sa kanya. Anyhow, this is the lowest variant, I think, S. Yun yung mga nakakabit sa labas. Wala namang ginalaw dito sa rental car na to. But anyway, let's check the interior mga paddy. To access the interior mga paddy, meron kang proximity key. Ito ang kanyang proximity key. Hindi mo siya mabubuksan hanggat hindi mo pinipindot ito. Yung iba kasi, basta nasa yung proximity key, hawakan mo lang dyan, bubukas na siya. Ito, it doesn't do that way. So you need to press this. Yun. Bukas siya. And sa S, ito ang bubungad sa inyo mga paddy. Aha. Hard plastic. Dahil ito yung pinaka lowest variant. Seats are cloth, all black. Kaiba lang ng texture, but they're cloth. Pero may side airbag. A good feature. Meron siyang side airbag. Dashboard, it's all plastic. Walang soft touch material dahil ito nga yung pinaka lowest variant. Dashboard design for me is kind of a modern design. Kakaiba siya, ngayon lang ako nakakita ng ganitong dashboard. Hindi naman siya kalakihan pero parang medyo malapit siya sa'yo mga paddy. So all plastic siya, hard plastic, scratchy plastic, merong silver trim, pati yung aircon vents, may silver trim. Aircon controls, may silver trim. Gear lever, may silver trim. Steering wheel is not wrapped with leather. Ito yata yung tinatawag na polyurethane plastic. Although malambot naman siya. Although meron kang controls dito for your multimedia, telephone, bluetooth, blah blah blah. Silver trim again dito sa manibela mga paddy. Although ang mga Honda kilala sa maganda yung kapal ng manibela mga paddy. Hindi siya sobrang taba, hindi payat na payat. Tama lang, masarap siyang i-grip kahit hindi siya leather wrap. Gauge cluster tayo mga paddy. Yan ang bubungad sa'yo sa gauge cluster mo. Dalawang analog, RPM and speedometer. Merong LED sa gitna. Very, I think, for today's age, old school na yung LED sa totoo lang. For today's age, oh, old school na yan. Meron ng iba, LCD na, ang dami nang lumalaba. Siguro yung sa top variant or sa BX, baka LCD na, hindi ko sure. But ito yung na-rent natin, so let's deal with it. Yan ang meron dito. It displays trip A, trip B, range, average fuel consumption, clock mo, nandiyan din. Saka yung kilometer per liter range pag umaapa ka sa throttle, kung gaano kabigat yung paa mo.
Yan, nagbabago-bago yan. Mamaya makikita nyo while dinadrive natin yung kotse. Infotainment system tayo mga padi. I think this is 7-inch. Hindi ako sure kung may Android Auto ba to or Apple CarPlay. Although meron dito USB port na may cellphone na sign. Siguro may Android Auto or Apple CarPlay itong multimedia system na ito mga padi. Tapos meron pang isang USB port siguro for charging. And of course your classic 12 volt socket. Meron packet dito. Meron kang dalawang cup holder dito. Tama lang ang laki. Tama lang, yeah. And dito sa gitna, diretso dito, meron kang packet. And syempre, center armrest. Pag inangat mo yung center armrest, meron ding bulsa. Yeah, may bulsa. May kalaliman, pero hindi kalakihan, mga padi. Okay naman. At quirky rin siya. Ayan, oh. Parang yung stargazer din, oh. Hindi siya bumabaksak. Anyhow, glove box tayo mga padi. Glove box. Manual. May konti ka pang space for your puwet wipes. So, maluwag pa. Maluwag ang glove box niya. And dito sa taas, meron kang map lights. Which is normal on today's age. Sun visor. Sa driver, may salamin. Good touch. Sa kabila, meron din. Siyempre, si Mrs. or si girlfriend. Kailangan niya yan. Steering wheel nga pala is adjustable, but adjustable lang siya ng tilt. No telescopic dito mga padi. Yeah, no telescopic. Dito naman tayo sa seats mga padi. Seats are adjustable sa height, which is very good. Naka-lower position na siya. Ni-lower position ko na like I always do. Lagi ko naman sinasabi pag nagde-drive ako, gusto ko mababa yung auto para mas ramdam ko kung anong ginagawa ng kotse sa kalsada. Pag nagde-drive ako kasi pag mataas, parang feeling ko mataas yung center of gravity lalo. So, kaya ako binababa. Yun ang reason ko. Anyway, adjustable height nga siya mga padi. Slide din siya. Sliding. Hindi nyo man nakikita sa video pero headroom is mula sa kinauupuan ko ngayon, which is the lowest seat. I'm 5'5", sandangkal ko, dikit na yung ulo ko dun sa roof liner, sandangkal mga padi. Door sidings, all plastic, and again, silver trim din yung door opener, all plastic, scratchy plastic, may pocket. Meron ding cup or bottle holder, which is malaki naman, somehow maluwag siya. Anyway, this is my driving position mga padi. Like I said, I'm 5'5 and 5'6 pag nakasapatos. Silipin natin ang clearance sa likod kung gaano siya kaluwag mga padi, like we always do. Dito sa likod mga padi, dito yung tinatawag na nagtipid. Kung sa harap, mayroong silver trim dyan. Dito sa likod, wala na. Ito na lang door opener ang may silver trim. And again, all hard scratchy plastic mga padi. Walang soft touch. But meron din namang packet dyan sa cup or bottle holder. And the quattro test, yan ang clearance niya. Malaki naman, siguro yan. Sa kamay ko, siguro at least 6 inches or 7 inches. The quattro test. Medyo sumabit yung paa ko doon mga padi, but madali pa rin gawin. I can still put my feet under the seats. I can slouch kasi nga nasasandal tong upuan. Pwede mo siyang i-adjust using this lever. Yan, pwede mo i-adjust. But kung nakasagad ang upuan, tingnan naman natin doon mga padi kung anong clearance ang meron tayo. Siguro around 3 inches ang clearance mga padi, but I can still put my feet under the seats. I can, syempre, pwede ko isandal. Medyo pagod ako, pwede ko mag-slouch, pwede ko magpahinga. And meron tayong aircon dyan for your convenience, syempre. Dual aircon. And for added practicality, meron kang packet dito sa likod ng passenger seat sa front, but sa driver seat, wala. And for another practicality, meron na naman 12-volt socket dito, mga padi. The old school 12-volt socket. Bago ko na naman makalimutan, meron ding baby seat tethering dito mga padi. Lagi ko nakakalimutan yan. So yan, meron si S na baby seat tethering. Yun lang ang meron dito sa middle seats. Let's check the back mga padi. Dito sa likod mga padi, merong rubber button dito. Pindutin mo lang, yan, bubukas na siya. At meron ka ring rear view camera pag nagre-reverse ka. Diyan siya located. Diyan yung rubber button mga padi. But anyway, ito ang meron kang space pag nakatayo yung mga upuan na yan sa likod. Hindi ko alam kung gaano kalaki. Research ko na lang mga padi at ilalagay ko dyan kung gaano siya kalaki. Check natin kung ano meron dito. Nothing. There's nothing. Meron ka lang packet dito ng laman. Packet, siguro, yan, tools. May tools. Meron kang packet doon. Hindi ko alam kung ano nilalagay dyan. But that's it. Wala nang iba.
For sure, spare tire nasa ilalim. Let's see. Nasa ilalim nga mga paddy. Ayun yung spare tire niya. So, at least alam nyo kung nasaan. Kung naflatan kayo, nandiyan dyan sa ilalim. Para matupi mo itong upuan dito mga paddy, may lever dito. Ayan. Push mo lang. Push. Ganyan. At syempre, pag tinupi mo yung upuan na yan, mas lalaki yung storage mo. Ito sa likod, nakalimutan ko na upuan. Babalikan natin yan mamaya kung gaano kaluwag. Ito sa likod, meron kang cup holder, left and right. Meron doon sa small pocket. Pero wala kang 12-volt socket man lang dito sa third row seats. But space is very big naman kung nakatupi yan. Tupi natin yun kung gaano kalaki. I'm not sure mga paddy kung na-fold pa itong pag-anon, but I think hindi na kasi wala na akong makitang ibang lever para itupi siyang ganun. So yan ang magiging storage mo mga paddy. Yun nga lang may nakaharang dito. Syempre hindi siya na-fold. Pero maluwag pa rin naman. Hindi ko alam kung anong size niyan. Ilalagay ko na lang ulit dyan. And I will research for it. To access the back seat mga paddy, fold mo lang to. Single action lang. Just pull this lever. Tutupi na siyang ganyan. So yan. Katayo. Aray ko. Paako. Sitting here on the third row seat mga paddy, this one na-adjust to forward and backward. Nakasagad siya ng forward. So meron akong clearance na at least 3 inches. Pero gaya ng problema ng ibang MPB, merong railings to, malaki. Hindi ko masuot yung paa ko sa ilalim. So medyo hindi siya ganun kakomportable. Dagdagan mo pa ng hump na yan. So medyo cramp sa paa. Adjustable tong sandalan using this lever mga paddy. So I can still slouch. Ito naman, nakasagad ng paa atras. Tingnan natin kung ano ang magiging clearance natin dyan mga paddy. Dito naman, dikit na yung tuhod ko dito sa sandalan mga paddy. Although syempre malambot naman yan, but pero dikit na. Nasusuot ko yung paa ko kasi medyo mas malapad tong upuan na to, yung railings niya mas magkalayo kumpara dun. Yun kasi medyo dikit yung railings, dito nasusuot ko. Naka-adjust to ng sobrang atras. So yan yung clearance ko, but syempre adjustable din to using this lever, I can slouch. Yan, medyo okay naman, komportable naman. Pintana nito, hindi ganun kalakihan, medyo claustrophobic kung takot ka sa medyo malitang bintana. Medyo mahihirapan ka dito. Although hindi nga siya talaga ganun kalaki because of the window design sa labas. Anyway, ito nga ang seat niya dito. Hindi ganun kaluwag kumpara sa Stargazer. Na-adjust naman yung upuan. Nakaka-slouch ka. But anyway, isa na lang hindi pa natin nakikita, which is yung makina mga paddy. So let's check it out. Gaya rin ng ibang mga kotse mga paddy, nandito din ang bukasan ng hood niya. So ito, may label naman siya. Nandito din yung pang-open ng gas tank mo. But syempre, sa makina tayo, yan, pupul mo lang siyang ganon, bubukas na siya. Alright, under the hood mga paddy, this is the inline 4, 1.5 liter, naturally aspirated or natural aspiration that produces 119-120-ish horsepower. 145 Newton meters of torque mated to a CVT. So expect CVT sounding car sa ating test drive. Wala naman na akong ibang pwede pang i-discuss dito other than meron siyang fog light. Yeah, meron siyang fog light na projector fog light, LED headlights. That's it. So ano pa bang dapat natin gawin dito? Let's take it for a drive. Alright mga paddy, driving the 2023 Honda VRV S 1.5 CVT. So expect CVT sounds. Walang gear na kumakambyo. Yun ang maririnig nyo ngayon mga paddy. Yan ang tunog niya. Walang kambyo-kambyo. Para kang naka-scooter. Woohoo! Although hatak niya okay naman, 145 Newton meters of torque. Pero meron siyang ano ha, kung nakikita nyo dyan, D, S, saka L. Alam ko itong L low, pang mga akyatan, ganyan. Itong S sport, not sure, pero malalaman natin maya maya. Tingnan natin. Anyway, steering wheel ulit tayo. Electronic power steering. As expected, electronic power steering to. Napaka-komportable, napaka-gaang. Napakalambot, tsaka napaka-responsive ng steering nito. Oo, one of the most responsive steering sa isang MPV nga na-test ko. Ho, ho, ho. Parang ano na rin, parang malikot na rin siya, malikot, responsive. Kayang-kaya mong ilagan yung tae, pag may nakita kang taeng malapit na ilag ka lang na ganun, lumiliko ka agad.
At bigyan natin ng beans dito sa normal mode siguro to. Drive! Apak baon! Yun, puro ganun. Holy S! Yun, puro ganun ang galit niya. Para ka naka-scooter. Ito yung CBT'ng walang fake gears. Oh, hindi gaya ng Stargazer. Pero yung na-review kong Gen 1.2 yun, facelifted na eh, na BRB ng kaibigan ko rin yun. May fake gears eh. Meron siyang paddle shifter kung hindi ako nagkakamali. Ano bang variant nun? V ba yun? V? Hindi ko na maalala. Lalagay ko na lang dyan. Check nyo yung magpa-pop-up na ano. Or check nyo yung link sa baba. Anyhow, throttle pedal. Sakto lang ang lambot. Hindi gaya nung sa Stargazer. Medyo natitigasan ako dun. Ito, hindi. Hondang Honda. And the brakes. Pucha, ang ganda ng preno. Ang ganda ng firmness niya. Parang yung na-review ko ring MPV nung last time, Stargazer. Mga 1 inch pa lang. Andyan na yung solid pressure. Modulate. Napakadaling i-modulate ng preno. By the way, this has 18,511 kilometers and counting. So far, wala pa naman ako naririnig na mga kalakalampag or langit-ngit. Dahil usual yan sa mga Japanese cars, langit-ngit sa mga plastic. Suspension niya is comfortable na medyo on the firm side. On the firm side. Not so firm. Pero komportable pa rin. Ikot pa natin. Para maramdaman natin yung lubak. Oh. Hindi naman yung tipong masakit sa tiyan na firm. Pero ramdam mong hindi siya basta-basta naglilin na ganun. Testing natin itong liko na to. Medyo may firmness talaga sa suspension niya mga padi. Anyway, while sitting here sa traffic, napakatahimik. Wala masyadong vibration. Very, very minimal vibration. Hindi parang 3-cylinder. 4-cylinder nga. Meron, may konti sa floor, pero halos wala na. Halos hindi mo na mapupuna. Ito, merong konting-konti sa floor. Wow! G500. Steering wheel is effortless, oh, mga padi, oh. Oh. Napaka-effortless. And by the way, ito yung CBT'ng hindi ko gusto. Yung parang scooter. Pasensya na, pero hindi ko talaga gusto yung ganitong type ng CBT. Mas gusto ko yung kahit papano eh, nai-involve ka. Yung may cambio-cambio na fake gears. Oh. This one, walang ganun. Tingnan niyo yung tunog. Woohoo! Effortless driving. Effortless. Ito yung tinatawag na talagang just shift to D or to S. Then drive. Itong mga pagod na siguro, pagod na sa pagdadrive sa araw-araw na traffic. Yan, panalo ka dito. Comfort. Alright. Wow! Mukhang flat to ah. Sarap ng suspension niya. For me ah. Kasi mas gusto ko yung medyo sporty ang suspension mga buddy. Kesa dun sa naglilin. Mas takot ako sa ganun eh. Mas kursunada ko yung ganito. Yung medyo almost flat kung lumiko. Kaya parang si Ottoman. Habol! Malakas naman yung initial torque niya pag nasa stop ka. Pag inapakan mo. Misibat naman kagad. Hindi pa natin natatry yung S. Tatry natin in a while. Sige na nga, lagay na natin. Yan, S. Lumabas doon sa gauge. S. Tingnan natin kung ano response ng S. Ba? Mukhang sport mode nga ang S na ito.
di talaga ako nagre-research na ano eh, kung ano ba yung S na yan, yung mga ganun. Mostly engine power lang, torque, ground clearance, ganun lang. Pero ito, yan, nung ines ko, konting apak mo sa throttle. Wow! Sarap! Flat! Almost flat. Pwede, pwede. Woohoo! Tingnan nga natin kung flat talaga. I'm not braking! Oh! Medyo may alog sa suspension pero flat naman. Nung dumamba siyang ganun, blag blag, medyo may kalog sa likod. Mas may damba siya pag nasa S mode. Hindi ko sure kung sport mode dyan, kung ano man yung S na yan. But naramdaman ko pag inapakan mo, mas may damba kagad siya. Ganun, mas may galit kagad. Konting apak. Mas galit siya. Anyway, hindi ako nag-reset ng trip kasi nung nakuha ko to, almost half tank pang ano niya. Eh sa doon sa nirerentahan ko, kung ano yung ano mo doon mo ibabalik. So hindi ako nag-reset ng trip, din ako magbibilang ng fuel economy niya. Base na lang natin dun sa meron ba siya. Average niya 13.8 daw. Siguro nakaka 12 to 13 kilometers pa lang ako ng seat time. So hindi ko pa siya nakikilala ng gusto. So I need more seat time. Pero so far medyo kilala ko na yung preno niya, yung throttle, saka kung paano siya lumiko-liko. Napaka-responsive niya, napaka almost flat. Ganda na ng mga suspension ngayon ng mga bagong auto. And definitely, sa S, mas galit siya. Half throttle. Rinig na rinig mo agad yung engine, umaangil. Ah! Honda power! Balik tayo sa normal drive mode. Oh, mas late dito sa D. Kailangan mo pang medyo baon na baon bago siya kumagat, bago siya magalit. Blind spot naman tayo. Ito hindi naman kalakihan, yun nga lang syempre, dyan yung wing mirrors mo or side mirrors. So medyo may konting blind spot dito sa A-pillar. Yung window sa likod, pag nakatayo lahat ng upuan, yan, gaya niyan, nakatayo lahat ng upuan. Kung nakikita niyo sa mirrors, kita niyo ba? Halos maliit na window na lang yung nakikita ko sa likod. Di pillar, wala, may upuan. Hindi ko na ganong kita. Pag, siyempre, pag nagbabacking. Although may rear camera naman. Pero sometimes kasi lumilinga ka pa rin, tumitingin ka pa rin. So malaki yung blind spot dito sa likod. Seat foam, di naman katigasan, may konting firmness pero komportable naman siya, saka kahit papaano naiyakap niya naman ako. Pero malalaman natin yan sa twisties on our next Honda BRB video, syempre, hindi ngayon. Parang pinaka-review lang natin to ng interior, creature comforts, features, saka konting test drive, syempre, test ng power, test ng konting handling. Anyhow, bigyan pa natin ng beans. Lagay natin sa S. Oops, shit. Oh, it's happening to the world. Let's turn off the AC. Turn off the aircon. Kilometers per hour, parang 3,500 RPM. Ganda ng preno. Let's give it a beans. Lang cambio. Okay naman ang torque niya, although nag-iisa ako.
almost half tank tayo, below half tank, torque is okay naman. Parang yung ano rin, parang yung Stargazer din ang torque niya. Yun nga lang kasi, yun, pwede mong paglaruan yung IVT niya or CVT niya. Pero alam ko, yung Gen 1 talaga, meron talagang paddle shifters yun. May fake gears din. Anyway, mga paddy, yan ang aking take sa 2023 Honda BRB. And if you're looking for a Honda BRB, although S lang tong na-review natin, I believe this is the lowest variant. Kung ako'y hindi nagkakamali, just correct me if I'm wrong. Wala na akong alam sa mga variant ng Honda. Okay siya. A good car, a good handling car somehow. Pero hindi ko pa natetest sa twisties. Malalaman ko pa lang sa ating next video. And for 1.1 million when it was new in 2023. Hindi ko alam ngayong 2024. Maraming competition eh. No? Gaya nung sa Hyundai Stargazer. Yung premium, kung di ako nagkakamali, 1,280,000. Konti na lang, di ba? Mas maraming features, mas maraming ano. But, syempre, Honda is Honda. Huwag natin pag-uusapan dito sa channel ko yung reliability dahil most reviewed cars are panandalian, mostly yung mga bago. May nag-comment pa, maganda kasi bago. Pag gusto nyo ng full review, kasama reliability, dapat talaga yung may-ari ng kotse. Pero pag mga ganitong short review lang, car review, short review, hindi dapat natin pinag-uusapan dito yung reliability ng sasakyan dahil it will take time. Anyway, if this video helps you kung magde-decide kayo to buy a Honda BRB, I hope this video helps you. And if it helps you or natuwa kayo sa review ko, pa-subscribe naman mga paddy para dumami ang subscribers ko. At paki-hit na rin yung like button para gumana yung YouTube algorithm na tinatawag, maraming makapanood. At syempre, kung maraming nanood, mas makakarent ako ng iba pang auto na pwedeng ma-review. Gaya ng mga nire-request nyo, mga paddy. Alright, again, as promised, I will see you on the next video. Doon tayo sa Twisties and sa Expressway naman. Doon natin siya testingin, mga paddy. Alright!